i-share ko ngayon sa inyo kung paano ang mabilis na paggawa ng sprouted munggo and kung paano gumawa ng toge. So, let's do it, guys! Magagawa ako ng sprouted munggo. Ito ang mga gamit ko. So, kailangan natin ng plastic. Tsaka ito yung munggo. Tapos, hot water at tsaka normal water. Ganito lang siya. Lalagyan ko lang siya ng hot water para maging warm siya. Kailangan siyang maging warm kasi dito ko siya ibababad. Ibababad ko yung munggo dito. Yan. Ganyan. Babad ko siya ng about 30 minutes. Eto na siya after 30 minutes. Kailangan ko na ngayon i-open yung bottle. Dito. Bubuksan natin. Straight. Then, ilagay natin yung seeds na babad na buto dito sa loob. Ito na, patapos na ako maglagay ng buto. Ayan, i-close natin yung bottle. Dapat yung lagayan natin na plastic ay may butas sa gitna. Lahat sila may butas. Saka ito. So, nagbabad tayo kasi para lumambot yung buto, mabilis siyang tumubo. Ito, hindi na ako naglalagay ng water kasi enough na yung nababad siya. Kasi pag madaming water, mahirap tumubo. So, maglalagay na tayo sa dark place. Ito na natin siya ilalagay. Ayan. So, ito. Dapat nandito siya sa dark place. O, di ba? Dark place. Ta-da! Look. And I close ko na siya kasi yung baby natin matutulog ng 2 days. So, ipapakita ko na yung after 2 days, guys, ng togi natin. Yun. Tanan! Wow, laki na ng tubo niya. Look. Oh, di ba? Tumubo siya ng maayos. Ilalagay ko siya dito, guys, sa lababo. Kasi, i-wash natin siya, i-rinse natin. Ayan. Lalagyan ko siya ng water. Didiligan ko lang siya, tapos i-drain ko din. Wow! Laki na nila. Baby natin, tumubo na. So, bukas pwede ko na siyang lutuing toge. I-shake lang natin para madiligan yung iba. Para hahaba pa yung sprout niya. Tapos, i-drain ko na siya. Ayan o. Nag-drain na siya. Ayan. Dapat walang matirang water sa kanya kasi maano siya. Mabubulok. Masisira pag may water. So, ganyan lang siya. Yung isa. Ito, tapos na siyang madrain. Ilalagay na natin dito sa dark place natin. Ayan. So, ganito lang siya. Enough lang na diligan para hahaba pa yung sprout niya. Ayan. I-close ko ulit yung baby natin. Eto na. Kukunin na natin siya. Pang 3 days na niya ngayon. So, titignan na natin. Wow! Ngayon, lulutuin na namin mamaya. So, ganyan. Kukunin na natin. Yan. So, maglalagay tayo sa langgana. Ay, malaking lagayan pala. Ayan. So, dapat madaming tubig yung ilalagay natin. Eto. Kasi
para mag-separate mamaya yung green na part niya at saka yung sprout. Matatanggal yung skin niya. Ayun, umiibabaw na. Ayan, so ilagay muna natin lahat bago natin tubigan. Ayun, i-open na natin yung hingaan niya. Ganyan. Okay. Isa pa. So, ganyan guys. Nakikita nyo na yung lumulutang. Yan yung skin niya. Eto. O, mas madali siyang lumutang pag madaming tubig. Wow, ang dami. Ang ganda ng tubo niya guys, healthy. Ang haba ng sprout niya. So, haluin natin ng ganito para mag-separate yung skin. Then, pwede na natin siyang i-strain. Kukunin natin yung lumitaw. Ayan, sige. Tapos, pipilian na guys. Ayan na. So, nag-separate yung iba pero kailangan pa din siyang pilian. Ito, may strainer dapat para mabilis. Tanggalin lang yung lumutang. Ayan. Ito na siya. Wow. Ganun. Ito na siya. Pinipilian na namin ngayon. Wow. So, medyo madami na din kaming nakuha. Ayan, hindi nakuha lahat dun sa strainer kasi nasa gitna minsan sa tubo kaya nakasabit siya. So, kailangan siyang isa-isahin. So, andito ngayon sa Ate Imang. Ayan. Kasama ko siyang namimili. Okay. Ayan. So, medyo matagal lang siya pero masarap naman yan mamaya. Isaw-saw sa suka guys yung toge. Ayan. Wow, ang dami na. Look. Eto na siya. Wow, nakutuwa na. Look. Yan ang sprouted munggo. Igigisa na natin siya. So, naglagay ako ng liver at saka ground chicken. So, isusunod natin yung patatas and carrots. Tsaka yung toge. Ay, asan dito? Ito yan. Sige yan. Haluin lang guys hanggang sa medyo maluto siya. Maluto siya. Bali guys, yeah. Pwede tong square. Ganun rin. Pwede square. O pwede mo rin kid-kid din. So, ilalagay na natin yung toge. Inahalo lang natin guys. Hanggang sa maluto. At laging pabantayan kasi baka masunog yung ilalim. Tapos paminta na. So, kukuha siya ng paminta. Ayan. Ayan, kunin mo yung asin. Kunin mo yung asin.
So, pwede na siya. Ayan, medyo half-cooked. Saling ko na siya dito. Ibabalot na natin sa lumpia wrapper. Lumpia overload. Togi pala. Togi overload. Ito na siya. Ayan. So, ibabalot natin dito sa lumpia wrapper. So, social siya guys. Kulay white yung lumpia wrapper dito. So, ito na siya. Ayan. Pero syempre, didemo ko sa inyo kung paano siya balutin. Ito na siya. Binabalot na namin. Ayan. Inaayos-ayos ng maayos. Wow. So, ang galing ng pagabalot namin, si Gracia, ayun no, pinaikot-ikot sa kamay. Wow, trumpo ah. Diba, maganda. Tapos, ilalak siya sa Karina, yung Karina na may water. Para magdikit siya agad. So, yan. Wow, ang dami na namin. Ito na sila. So, ganyan lang. Kasi maliit yung ano, yung pambalot dito. So, kailangan cute size. So, isang ano lang, kutsara. Ganyan. Tapos, sa gilid dapat maayos siya, ganito. Para hindi siya mag-o-open. Ang cute-cute na nito. Pero maganda naman yung wrapper kasi makapal siya. Isang subo ganyan lang to. Ano to? Lumpia Shanghai kaso, cute size siya. Ayan, no? Kasi maliit siya. Ganyan. So, ganun lang siya, kabilis. Jollibee ba yun? Di, shocking. Tana! Jollibee yung okay, 1 point. Guys, yung togi natin. Wow! Yummy! So, ganun siya kabilis guys. Gawin yung sprouted munggo and kung paano gawin ng togi. So, thank you for watching guys!